balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa December 5, posibleng madagdagan na naman ng isang kampeon ng Mexico dahil ang tinaguriang pitbull na si Isaac Cruz ay lalaban para sa regular WBA lightweight belt kontra sa kampeon na si Gervonta Davis. Kaso ayon sa mga boxing expert, hindi nga raw po ito magiging madali. Ayon nga sa betting odds, minus 1,000 favorite ang alaga ni Mayweather, samantalang plus 650 underdog naman ang bata ng MP Promotions. Kumbaga, kung tataya ka para kay Davis ng $1,000, mananalo lamang ito ng $100. Habang ang $100 naman, kung naniniwala ka kay Cruz, ay posibleng manalo ng $650. Ngayon, ang kasalukuyang best pound for pound fighter at siguro ay pinakamagaling na ring boksingero sa kasaysayan ng Mexico na si Canelo Alvarez ay nagpabot ng kanyang suporta para sa kababayan. Sa video na ibinahagi ng No Puedes Jugar Boxeo o You Can't Play Boxing, kinamusta niya si Pitbull at sinabihan na magpalakas. Gawin raw ni Isaac Cruz ang lahat para maging bituin. At para nga umano mangyari ito, kailangan niyang ibuhos lahat sa ensayo. At mukhang ito naman ang ginagawa ni Pitbull dahil sa kanyang mga recent training videos ay todo bigay siya sa kanyang bawat suntok. Nakapagbitaw nga rin ng salita ang challenger na respetado naman umano niya si Davis. Pero sa kanilang laban, magkakaroon na raw ng bagong aabangan. Samantala, ngayong mukhang hindi interesado ang kampo ni Teofimo Lopez Jr. na bawiin ng mga lightweight belts na naagaw sa kanila ni George Cambosos Jr. dahil aakyat na nga lang daw sila sa 140 pounds, balak nang sakupin ng tuluyan ng taga-Australia ang lightweight division. Sa panem nga sa kanya ng IFL TV, sinabi niyang interesado umano siyang kunin ang WBC belt na dedepensahan ni Devin Haney sa December 4 kontra kay Jojo Diaz. May request nga lang si Cambosos. Kung maaari umano, sa Australia ang laban. Nitong araw kasing mga nakaraang taon, lagi siyang sa baluarte ng katunggali na dayo. At totoo nga naman ito, dahil bilang kampyon na talaga namang naghirap muna bago umabot sa tuktok, panahon na niya para magdikta naman ng kung anumang sa tingin niya ay pabor sa kanya. Tungkol nga sa kanyang WBC franchise belt, may mga nagsasabi pa rin na dahil hindi ang regular na WBC title ang kanyang hawak, siya ay hindi pa isang ganap na undisputed champion. Pero kung ang mismong WBC ang tatanungin, siya nga raw ay undisputed. Sa katunayan, ito nga ang pagbati nila kay Cambosos matapos siyang talunin si Lopez. Pero parang nga wala na lang maging debate sa pagiging undisputed ni Cambosos na gawa ng doble-dobleng titulo. Ang makuha niya ang orihinal na WBC belt ang tutuldok sa usaping ito. Doon naman sa United Kingdom, nagharap na sa press conference ang magkababayan at matagal nang inis sa isa't isa na sina Amir Khan at Kell Brook para sa kanilang laban na gaganapin sa Pebrero 19. Doon sa press con, pinaratangan ni Brook si Amir Khan na wala raw siyang respeto sa kanya bilang fighter at iniiwasan rin daw siya. Bagay na hindi umano totoo ayon sa dating sparring partner ni Pacman. Dahil may respeto raw siya kay Brook at tungkol naman sa kanyang pag-iwas, wala naman daw siyang rason para gawin iyon. Nagkataon lang daw noon na sa tingin ni Amir Khan ay hindi pa deserve ni Kell Brook na labanan siya. Pero hindi na nga raw iyon importante dahil ngayon magkaharap na sila. At hindi na umano siya makapag-antay na banatan sa muka ang makakatunggali. Ganun pa man sa kanilang unang face-off bago masimula ng sagutan sa press con, talaga pong ipinakita ng dalawa kung gaano sila kainit sa isa't isa. Hindi lamang sapat ang matatalim na tingin dahil nagkaroon pa ng nose-to-nose at banggaan ng noo. At dahil akala ng mga bouncer ay magkakaroon ng suntukan, pinaghiwalay na silang dalawa. Sa balitang Pinoy naman, habang abalang naghahanda ang ating kababayan na si Janriel Casimero doon sa San Diego para sa nalalapit niyang title defense na gaganapin sa Dubai ngayong December 11, hindi pa man tapos ang kanyang assignment pero may gusto nang dumagdag agad sa mga nakahanay sa kanyang harapan. Ang galing panalo na si Gary Antonio Russell na may record na 19-0 with 12 KOs ay ihinayag matapos talunin si Alexandro Santiago nitong linggo na pakiramdam raw niya ay handa na siya para sa mga kampyon. At kursunada umano niyang labanan si Cuadro Alas para maagaw ang kanyang belt. Maaring ayon nga raw sa iba ay hindi pa siya handa pero alam raw niya ang kanyang kakayahan.
Sa mga hindi pamilyar dito kay Russell, nakababatang kapatid po ito ni Gary Russell Jr. na hawak ngayon ang WBC Featherweight Belt. At kahit papaano may punto rin naman yung sinasabi niyang pakiramdam niya ay handa na raw siya para sa kampyonato dahil nagawa niyang lumusot via 7th round technical decision kontra sa dating WBA bantamweight champion na si Juan Carlos Payano noong 2020. Sa kanya nga lang laban noong Agosto ngayong taon kontra sa isa pang dating kampyon na si Emmanuel Rodriguez, kung saan mas matitimbang sana natin kung hinug na nga ba talaga siya ay nauwi sa hindi inaasahang no decision. Matapos magkaumpugan ang dalawang fighter sa unang round at hindi na nga raw kaya ni Rodriguez na magpatuloy. Ganun pa man kay napatunayang hinog o hindi, 28 anyos na itong si Russell kaya siguro ay panahon na nga rin naman para mabigyan siya ng title shot. Kaso ang problema nga lang niya sa ngayon, kung talagang gusto niyang i-pursue na labanan si Cuadro Alas, kailangan nilang asikasuhin ang kanyang ratings. Dahil oo nga't number 2 siya sa WBA at number 8 sa IBF, hindi naman mahagilap ang kanyang pangalan sa WBO. Prodigy, balitang